ang bumalik sa base and just try to respond as much as possible. But major play coming in from Sensui para makabalik doon sa laban and try to force a little bit more. Oh. Kasi si Magister medyo nananakit. Nagpa-flat yung gulong. Oh, hindi niya yata inasahan na napakaraming sasalubong sa kanon. Grabe talaga si Sensui, napakatapang. Kaya pa, 30 PSI pa daw yung gulong ni Magister doon. Kaya hindi mo mapa-flat. Di ba kailangan hahanginan ni Samo dito? Pero this means, pag umabot ng 8 to 9 minute mark, Oheb nakakapag-freely form. Teka. Ma-activate na naman yung blacklist. Oh, parang napanood natin to kanina pero 8 minute mark pa siya eh. Ngayon nasa 6 minute mark pa lang, nakukuha na agad nila yung second tier turret dito sa bottom lane. Kaso wala pa naman silang ibang nabubutasan kagaya nung sa top lane kanina. Pero ngayon, parang napaaga na onte yung pag-uube ng blacklist. Mas early na nang ginagawa nila para mapuwersa yung iba sa mga members ng DS Koto Tai Cooper Extra. Yes, and Carby! Is gonna be the one that goes down. At asandamakmak na naman ang pressure na ibinibigay ng Blacklist International. Black Magic at its finest. Nahihirapan ngayon ang mga Dark Forces. Parang hindi to basta-basta pressure kung masyado kang maraming nakukuha. From a kill to a turret and more, Blacklist International. Kakaiba ang kanilang paglamang sa bawat lanes na iyong titignan. Pero si Sawo dito siya Arrego ang bestie. Target. Sensui pinagsak na rin ang appraiser strat. Kaso ang target ng ibang mga miyembro ay yung mid lane turret sa bandang gitna. Nandiyan na naman si Rene J. Talagang inaalalayan yung kanyang mga kasama. Ibang mga kits. Kaya yung pressure, oy, damage output, oy, talagang minamadali ngayon ng Blacklist. Malayo pa si Kid Bomba dito at alamin ng Blacklist International. Pero hindi nila basta-basta nilibur na personal lore. Bomba! Oh, Kid Bomba! Kid Bomba pumasok na dito. Yung meron naman siyang pansagot na Nether Realm sa pahiling of the Moon Goddess pa. Hindi ka talaga mauubusan basta-basta. Oheb! At si Oheb ngayon nakakuha ng kill on to Kid Bomba. Pero hindi pa sila doon nagtatapos dahil si Magister isusunod na rin nila as Sensui also takes the Lord for Blacklist International. Anong trade Deus Vault? Hanggang 30 lang kayo dahil sa Lord take. Sisiguraduhin namin na sulit ito. Two members down for Deus Vault. Blacklist with a 6.5k gold lead will be able to extend this. Turret sa gitna, tutumba. Turret sa baba, tutumba. At ang pinaka nakakatakot pa, kahit level 1 Lord yan na papunta sa taas, pwedeng-pwede sila makabasag ng inhibitor turret. Pero 5 members ng Deus Vault, buhay na rin naman. Ready to defend. Nakita mo yung damage ng bola ni Oheb? Yup. Yung si Oheb, or kumbaga si Pe, si... Itong si Kid Bomba sumisigaw ng Su. Diba si Oheb sumisigaw ng Su? Sumuko na kayo! Kailangan nyo nang ilaban to at sampoy because Oheb is just dishing out a ton of damage. Kung baga kung anong gusto mo, bicycle kick, latay, bato na natin dyan! O lahat ng kasing sipa, taekwondo, jiu-jitsu, kahit ano, kahit football pa yan, American, or kahit ano. Pero the Lord is marching in the top lane. Tour part memory, ginamit na nga din dito. And Blacklist looking to open the doors for the base of Deus Vault. At nadepensahan pa rin naman ang Deus Vault ito. Pero Edward ah, kasing minion waves na paparating at mukhang susubok muli ang Blacklist International. Kid Bomba! Si Kid Bomba at sinasalo niya yung mga bola. Hindi na nakapag-penalty zone out. And Edward Balboa na naman doon sa bottom lane. Kinuha muli yung inhibitor turret ng Deus Vault. Hindi na kinakaya ng Deus Vault ang mga atake na nanggagaling dito kay Oheb. Napakasakit na pati yung Tore, hindi na rin kinaya. Dahil tutumba na, bukas na ang base ng Deus Vault. Gitna na lang ang natitira, limang miyembro, buhay pa rin. Pero sabi ng Blacklist, we can secure this game too. Disiplina lang daw muna tayo ngayon. Deus Vault's base is completely exposed at dahil yan sa damage output na binibitawan ni Kiel Messi. At this point in time, hindi ako makapaniwala. I can't believe my eyes. Lahat. Hat-trick kung tutuusin. Sinusubukang i-goalkeep ng Deus Vault yung base nila pero nag-gatekeep sila sa paglabas. Oh, hindi... Napakalaki ng kalamangan at napakalaking problema for Deus Vault dahil my Lord na paparating na ngayon sa middle lane. Edward starting things off! Na-forced agad ang Netherrealm mula dito kay Sunset Lover. Pumasok na naman si Kid Bomba pero sinagot ang head ng Blessing of the Moon Goddess. Kid Bomba will fall once more at mukha si Carvey na ang isusunod nila. Si OF talaga pinagsisisipa lang ng bola yung mga natitirang miyembro ng Deus Vault. And this game and going to